Hi guys, so for today's video, after watching Bea Boris interviewed by Tony G sa Tony Talks, grabe yung iyak ko kanina, as in hindi ko na siya binidyo, pero sobrang parang bumalik yung depress ko nung nawala yung mama ko, tapos at the same time parang hindi na rin namin maramdaman yung basta. grabe talaga, so nakakahanga kasi kinaya niya yung lahat ng dumating sa kanya at the young age. Tapos iniisip ko kung sa akin siguro nangyari yun, hindi ko kakayanin talaga na 5 months lang magkasunod na nawala yung magulang mo. Diba? Wala talagang perfect na buhay na binigay. So, siya, sobrang sikat niya yung... Diba, sobrang kilala na siya, bigla siyang nakilala, tapos... yung buhay niya sobrang glamorous, ganyan, nakakatuwa siya, pero meron pala siyang ganung background. So yun, so parang hanggang ngayon namamagapa yung mata ko sa kanya, so kaya medyo nag-ice ako para maayos na may itsura ko, pero talagang naiyak ako dun sa shinare niya, lalo na yung sinabi niya na meron siyang tampo kay God kasi yun. Kasi minsan mapapatanong ka talaga eh, pero malalaman mo talaga kung ano yung purpose in time yun. Alam, naiiyak na naman ako, Bea. Naiiyak na naman ako. So, yun. Ano, sana dapat, ano, kaya nakakatawa siya kasi ano lang siya, parang laban lang, yan. Tapos pinili niya, dahil nga siya yung maraming pagmamahal, so siya yung nag-share ng love dun sa family niya, so nakakatuwa at saka nakakahanga siya. Hindi lang siya yung pasosyal na babae or social na babae na kagaya ng iba, pero ayun, nakakatuwa na meron siyang gano'n at yun, nagsisimba na siya ulit ganyan. So yan, yun yung reaction ko. At ayun, kaya dapat ang lesson talaga, mahalin natin yung magulang natin hanggat nandiyan pa. Kasi tulad niya, hindi niya nakita kung or nahawakan sa huling sandali yung mamit dati niya. Kaya grabe din yung pinagdadaanan niya. So, sobrang grabe. Ngayon parang hindi ko siya ganun ka-favorite, pero parang ngayon mas panonoodin ko na siya, aabangan ko na kung ano yung mga ganap niya sa buhay. So ayun, naiyak talaga ako sobra. So di ba, holiday pa naman ngayon, sakto yung upload na halos lahat ng tao, ano, ay hindi ba halos lahat sa nasa bahay, yung iba namamasyal, pero grabe, worth sharing yung ganong klaseng kwento. Kaya para sa Ma'am Bea, yan, laban lang. So, go lang ng go. Move forward lang. And gawin alang natin inspiration yung pain na nararamdaman natin. Ako din, namimiss ko din yung nanay ko. Ah, naiyak na naman ako. Ayun. Wait. Oh yeah, naiyak ako. Kasi ako yung panganay saan magkakapanit. Pero mas ako yung... ako yung mas nangangailangan ng ano, guidance ng nanay. Ay, naku. Ang dami kong hugot. Hindi man ako na-interview ni Tony, pero naiiyak ako. So, ayun. Ayan. Na-jokey na ako. Ayun, kasi ako yung panganay sa aming magkakapatid, pero ako yung nangangailangan talaga ng guidance. At saka, ayun nga. So,
prayer talaga. As in, prayer. Yan lang. So, Bea, ito. Na-depress ako sa kwento mo dyan. Pero, na-inspired ako. Kaya, ayan. Naiyak ako talaga nung grabe. Ayaw na niya huminto kanina pa itong alas 12 ata ako nanood. No, alauna, hindi ko na matandaan. Basta yun, akala ko naiyak ko na lahat, hindi pa rin pala. So, ayan. Yun, ito na yung reaction ko dun sa interview ni Bea sa Tony Talk. So, don't forget to share, like, and comment. Hindi ko na matandaan. Don't forget to share, like, and subscribe to my channel, Hazel Babe TV. So, bye guys.